ngayon ang ating kada squad dahil may mga tanong si Amiga sa kanila. Yes, kasi namimiss natin si Emma, di ba? Usually si Emma maraming tanong. So ako naman this time, guys, maraming din akong tanong kada squad. Ito ah, sino ka, kaya ako pwede magtanong? Ferds? Sino ba yung hindi mahihain? Tanong natin. Si Ate Maricel na tuini ngayon. Pahinga ko ng mic. Alright. Ate, meron akong tanong na napakahirap. Ay, hi, Ferds. Tignan mo po. Hi, Ferds. Ikaw, naliligo pagtapos na po mo magpa-luncha. Pwede ba yun? Namamalancha po ba kayo, Mami Maricel? Opo. Oo. Kayo po ba? Kasi kami, yung mga kasama namin sa bahay, kapag namamalancha yung mga yan, hindi yan naglalaba. Oo. Minsan, hindi sila naliligo. Ganon? Kayo po. Binuking. Binuking mo na. Pwede nerecho ko na. Kayo po ba? Naliligo kayo kahit kapamplansya nyo lang? Hindi po. Bakit po? Kasi mahali ka pong pasma. Ano po ba yung pasma? Yung parang yung mga katawan mo, yung mga manginginig. So, yun nga, narinig ko na nga rin yan sa mga kasama namin sa bahay, sa lola ko. Kaya sila kahit anong gawin mo, bawal talaga basain ang mga kamay. Ganon din ang lola ko sa Brazil. Kahit sa Brazil, may ganon din. Daming ganon, promise. Thank you, diba Mami Maricel. Mahilig ang lola ko mag-ganon. Especially, halimbawa, kumain, kakakain mo lang, huwag daw mag-swimming. Huwag daw mag-shower agad. Sabi ko, bakit? Ayan, sabi niya, baka magkasakit ka, ganyan. Tanungin naman natin sa kanila kung naniniwala sila sa Binat. O, tanungin natin dito? si Kuya Mark. Si Kuya Mark, Kuya Mark na pogi. Nasabihan ka na ba ng nanay mo na huwag gumalaw-galaw pagkagaling sa sakit dahil baka mabinat ka? May ganon? Opo, kaya di po tayo muna po dapat gumalaw-galaw po. Gumalaw-galaw. Pagkagaling po lang. Ano? Nasabihan ka na ng mami mong ganon. Madalas po pag may sakit. Oo, lalo na pagkatapos maglagnatin, ano, or ubuhin. Thank you, Mark. Bakit daw, Mark? Bakit daw? Ano ba yung binat? Ito po yung pagkagaling mo lang sa sakit po, tapos parang uulit po yung sakit mo pagka masyado po kayong gumagalaw po. Pagka malikot? Malikot. So pagkatapos magkasakit, dapat higa lang sa... Anong pinapagawa sa'yo? Pahinga daw po muna. Higa-higa lang ulit, ganun. Okay. Okay. One more, you. Amiga. Meron okay. ka ba tanong? Meron akong tanong. Sino ba pwede sa tingin ko? Pwede po bang umutang? Puntahan ganun, ko. May tanong mo? Sana yan yung tanong, no? Sino ba, Ferds, gusto mo? Ay, ito si ate na maganda. Ito naman si ate, bakit sa tingin mo sinisipuan ng mga tao? Dahil ba sa virus ba yun? Or normal lang ba? Siguro po pag ganon. Pag... Sinisipuan ka, ganon. Saan daw galing ang sipon? Ay, hindi po. Dahil yan po sa hamog sa gabi, kaya kailangan pag lumalabas sa gabi, may takip sa ulo. Ah, ganon? Takpan yung ulo, ganyan? Dahil sa hamog daw, hamog. Eh, paano na si Amiga? Eh, laging nakalabas ang tiyan. Thank you. Lagi ako walang clothes. Walang clothes talaga. Yari ka sa hamog. Oh, yari pa ako lagi dyan ka bang isinisipon dahil sa mga hindi outfits rin. Mo? No. Bahala na. Ayan na sa Brazil. Na natin, ha? Pasma, Amiga, binat, hamog. Oh, yan diba? Po ang mga pinaniniwalaan natin, nagdudulot ng sakit. Mm-hmm. Ngayon ang tanong, totoo nga ba ang mga yan? Mabuti pa alamin natin sa isang eksperto. Kaya oras na para sabihin natin ay Hello, Doc! Kaya i-welcome na natin ang ating medical expert, Amiga. Our medical expert for today na si Dr. Rafael Cabo Chan Martinez. Medical director po yan ng Doc in the Philippines. Hi, Doc! Good morning! Welcome back to Canada. Marami na kaming na-discuss niyan si Doc. Doc, dito ka na lang sa gitna. Ah, dito na lang po. Sige po. Take your pick. Narinig mo, bati ka muna, Doc, sa mga taga-subaybay mo.
Ay, magandang umaga po sa ating mga kada at sa ating mga tagapakinig. At salamat sa pag-imbita sa akin dito, Pia and Diana. Yes, kasi once and for all, Doc, nais natin malaman, meron bang katotohanan yung mga kinokosyon sa atin ng ating mga magulang, ang ating mga nakakatanda, katulad ng pasma. Ito po ba ay may scientific basis po ba para sabihin natin na kapag napagod tayo or napawisan, bawal maligo dahil baka mapasma? Okay, sige. Actually, magandang topic yan, ano? Kasi maganda na nakokorek natin or at least na tututunan natin yung mas tamang impormasyon. Correct. No? Pasma in the sense na alam ng tradisyon, no, ng ating mga paniniwala, actually hindi siya totoo. Hindi siya totoo? Usually, yes. Opo. Hmm. No, usually, ang pasma, it refers to numerous symptoms na nararamdaman ng tao tapos nakukonekta natin sa ibang bagay. Oh. Pangyayari na hindi pala yun yung nagdulot. No? Oh. Yung po yung tinatawag natin na correlation does not imply causation. Okay? Oh. So for example, sinasabi ng iba na pag tayo napapasma, nanginginig yung kamay. Oh. No? So ang mangyayari, pag tayo ipagod, manginginig yung kamay. Pagkatapos nun ay maghuhugas ang kamay. Mm. Tapos makakaranas sila ng panginginig after that. Mm. So they correlate na dahil naghugas ako ng kamay, yun yung nagdulot ng panginginig, no? So yun po yung tinatawag natin na hindi po porke nangyari siya magkasunod, yun na yung dahilan. Oo, no? So, for example, pag tayo pagod physically, no? Kunwari tayo naggawaing bahay, yung ating muscles ay napapagod, nagkakaroon ng fatigue. Yes. No? So usually, pag tayo may physical exertion, bumababa po yung tinatawag natin potassium sa ating dugo. No? So pag bumababa yung potassium, ano yung isang resulta nito? Manginginig, magkakaroon ng tremor sa ating muscles. Ayun. No? So, hindi ibig sabihin na may sakit po na nangyari. So, no? Hindi ibig sabihin na yung paghuhugas ng kamay ang nagdulot nito. Yes, it's tama just po. Simply, napagod talaga yung ating muscles leading to potassium deficiency. Yes, parang ganun po. No? So, basically, fatigue lang siya. And usually, that's a normal process. No, it's normal na kapag tayo pagod, magkakaroon ng tremors at yung muscles natin may konting ganung sintomas. Tapos naman, minsan, ang pagkakaintindi ng ibang tao sa pasma ay sumasakit yung ating joints. Yes. Oh. No, which is a normal occurrence din. For example, may binuhat ka ng mabigat, naglakad ng malayo, no? Tapos tayo maliligo, tapos we associate it. Pero maligo ka man o hindi, syempre kapag tayo naglakad ng malayo at nagbuhat ng mabigat, sasakit naman talaga yung katawan. Hindi kasalanan ng pagligo na. Hindi po. Yung panginginig or yung pagsasakit ng ating mga kalamnan pagkatapos. Kung hindi, yung exertion na ginawa natin bago tayo maligo. Yes. Ganun pala yun. So, how about yung sabihin nga natin sa ating mga kasama sa bahay, yung pagpaplansya, pwede po bang maligo pagkatapos? Syempre, yes. Pwede po. Oo. At pwede rin tayong maghugas ng kamay. Pwede maghugas ng plato. Wala pong problema. Walang problema. Okay. Kaya, huwag nyo na po yan idahilan, ha? Actually, maganda nga po na tayo naliligo, naghuhugas sa kamay. Siyempre, for personal hygiene. Yes. Baka doon pa tayo magkasakit eh dahil hindi tayo naghugas ng kamay. Totoo. Yung scientific basis. How about ito, yung binat? Binat. Kapag naman sinabi nating binat ito, it usually pertains to fever. Yung lagnat. Di ba? Kapag nakakaranas doon ng trangkaso yung pasyente, no? Oo. Tapos, tandaan muna natin, unang-una, ang lagnat ay hindi sakit. Okay, ang lagnat ay pang-ibabaw na sintomas, no? It's what we feel. No, kapag tayo may sakit, for example, may virus tayo sa katawan na nilalabanan, normal na reaksyon ng katawan na tataas yung temperatura. Hence, magkakalagnat. However, may kaunting side effects yung lagnat. Pag tayo nilalagnat, medyo nasusuka ng konti, masakit yung katawan, masakit mabigat yung pakiramdam, parang ayaw mo gumalaw. No, so that, ngayon, na-establish natin kung ano yung pwedeng kasabay ng lagnat. Pero hindi masama ang lagnat, necessarily. Ano? It just means na meron kang ibang sakit, may underlying. Ngayon, pagdating po sa fever, sa lagnat, merong iba-ibang pattern po ng fever. Depende sa sakit na meron tayo. For example, may lagnat po na tuloy-tuloy. Yes. No? Meron naman pong lagnat na humuhupa, mumababa ng kaunti, tapos babalik ulit. For example, yun yung tinatawag nating relapsing intermittent na fever. No, for example, sa dengue. Okay. Dengue, sa simula, magkakalagnat ka, mawawala yung lagnat, akala mo magaling ka na, tapos din tataas ulit. Babalik. No, so, it's not really binat in the sense na dahil kumilos ka, kundi hindi pa talaga tapos yung sakit. Ah. Mm-hmm.
So, halimbawa, Doc, nawala na tayo ng lagnat for, let's say, 24 hours. Pwede na ba tayong gumalaw as usual? Can we continue our normal activities? Mm-hmm. Yes, of course. No. Pwede, actually, pwede. Ito po yung tinatawag natin na active recovery. Active recovery, no? Kasi ang isa pong nagpapabuti at nagpapa-recover sa ating katawan, pag tayo kumikilos, mas maandar yung sikmura, no? Yung intestines natin, ano? Hindi tayo kakabagin, hindi sasakit yung tiyan, tsaka mas dadalo yung dugo natin sa katawan. So, and, mas mainam pala na gumalaw. Yes, actually, okay, no? Pero syempre, dito papasok yung case-to-case basis natin. Syempre, minsan, pag talaga tayo nanghihina, nahihilo, kailangan talaga higa ka muna. Hindi mo muna pilitin, no? Pero pag tayo medyo may lakas-lakas na at ligtas naman yung sitwasyon, no? Mas maigi po talaga kumikilos tayo imbes na nakahiga lang buong araw. Yes. Kasi kapag ang mangyayari yung pag nakahiga ka buong araw, actually mas mabagal yung ating recovery. Kailan natin masasabi, Doc, na fully recovered na tayo sa isang episode of having fever? Actually, syempre, depende sa sakit. No? Oo. But for most common illnesses, such as for example, flu-like illnesses, mga viral infections, usually, pwede ka na kumilos niyan within the first 12 hours ng sakit, as long as kaya mo. Pero syempre, papasok din dito pag yung pasyente ay, kunyari, medyo may edad na po, medyo mahina na yung pangatawan, dagdag ingat. Tapos dapat may bantay tayo pag kikilos. Kapag talagang hindi kaya, syempre huwag pipilitin. So dapat gumalaw-gumalaw pa rin kahit feeling natin may konti. Kaya na. As long as kaya. Okay. Eh, ito naman pong hamog, okay? Let's clarify it for our kadas na nanonood, lalo na yung mga mommies dyan, para sa mga susunod na henerasyon, eh, hindi na natin madala yung mga myths and misconceptions. Ano po ba yung hamog? Well, first and foremost. Bakit siya laging biniblame for people getting sick and getting cold? Actually, ano, two sides of the coin ito, ano? Ang hamog, which is true, kapag tayo medyo gabi na, malamig yung panahon, nagkakaroon ng parang fog, no? Yes. Lalo na yun, nakikita mo yun, pag medyo mataas ka, nasa mataas sa lugar nasa Baguio, ka, Tagaytay, nasa gano'n, makikita mo yung fog. So yes, meron talagang hamog. Okay. Pero hindi ibig sabihin na ito ay nakakasama. Hindi ito ang nag-cause ng sakit? Not necessarily. Kasi first, kadalasan sinasabi natin sakit, ubo tsaka sipon. Yes. Pero hindi po lahat ng ubo tsaka sipon pare-parehas. No? For example, meron tayong ubo at sipon na nahawa tayo sa iba. May virus po. Viral. O, kunwari, ikaw ay nabahina na iba, nalanghap mo yung hangin, ay syempre mahawa ka din. No? But we have to take into account yung incubation period. No? For example, tayo ay nasa malamig na lugar, tapos pagkatapos mo malamigan, the next day, magkasakit ka. Pero kasi, it does not mean na yun yung cause. No? Kasi may incubation period tayo for most viral illnesses, 1 to 2 weeks po tayo. So maaring nahawaan ka na way before pa. Na lang na-trigger. Baka yung katabi mo dun sa bus, paakyat ng Baguio, yung... Ayan. Yung dahilan, di ba? Tapos nag-sneeze siya sa tabi mo, lagot. Or suminga, pasitabi po sa mga kumakain, tapos hinawakan yung armrest, tapos humawa ka rin. Sabi niya, Mama Pia, you're so beautiful. De joke lang. Tapos pagdating sa Baguio, may hamog. Oh. Yung hamog ang napagbintangan. Correct. Ano ang totoo, Doc? Yung other version naman po niyan, kasi tinatawag naman natin yung ubo tsaka sipon na due to non-infectious causes. No? Kunwari, hindi dahil nahawaan ka na iba. May mga tao po kasi na, for example, may allergic rhinitis. Yes, correct. May hika, may asthma, no? Ano nangyayari po kasi kapag gabi, ay tumataas po yung humidity ng hangin, yung moisture sa hangin. Ngayon, what does that moisture do? Yung moisture na yun, mas dumidikit yung allergens, such as alikabok, pollution, pollen galing sa mga halaman. So, ang mangyayari, pag ikaw ay nasa gabi, ikaw ay may hika. Tapos nagkataon, medyo maraming pollution. Kapag nalanghap mo yun, pwede makatrigger ng hika, pwede rin makatrigger ng episodes ng allergic rhinitis, and so on and so forth. No? So, hindi ibig sabihin na siya yung dahilan, pero pwede siyang mag-lead to that kapag tayo mayroong underlying conditions. Yes, it can help trigger. Pero Doc, meron bang katotohanan yung sinasabi natin kanina na dahil bakle si Amiga, baka susceptible siya na magkasakit or magka-cold. Dahil yung chat ko nakalabas. Lagi. Actually, wala pong masama sa malamig.
Oh. Oh, no. Hindi nagdudu. Actually, yan, common yan. Ano? Maraming pasyente, sasabihin nila, Dok, naulanan ako, naambunan ako. Wala pong masama sa ulan. Ang parati ko sinasabi sa mga pasyente ko, kahit po maligo ka sa ulan, okay lang. hindi po kayo magkakasakit. Kahit no, matuyuan no? ka, Dok, kalimbawa, umambon, nabasa ka, tapos natuyuan ka ng ambon na yan, hindi ka nakapagpalit. It may cause some discomfort, no? Pero, for example, gawin natin medyo extreme example. Oh. Tayo maligo sa ulan, basa yung damit. Mm. Habang basa yung damit, humiga ka sa kama, nakatutok aircon sa'yo. Mm. Ayun. Giginawin ka. It's uncomfortable, pero hindi po kayo magkakasakit dahil doon. Mm. Hindi ka magkakaubo, magkakasipon dahil doon, no? Wow. Usually talaga, pag tayo may ubo at sipon, in most cases, nahawa tayo sa ibang tao. It's a contagious illness. I would always think, especially tayo, Mama P, pasok sa aircon, mga Pinoy, labas, mainit. Takot talaga sa ulan ng mga Pinoy, eh, di ba? Samantalang pag nanonood ka naman ng mga palabas, or nakikita mo yung mga ibang foreign, yung mga ibang nationalities, parang baliwala sa kanila pag umuulan, hindi nga sila nagpapayong. Eh, Dok, halimbawa, napawisan, kailangan ba magpalit ng damit kapag napawisan? Di ba yung mga nanay natin, nilalagyan pa tayo ng towel, tuwalya dito, nagmumukha tayo ng mga superhero. Kubana tayo lahat, ganyan. It's just more for comfort and hygiene po. No? Pero pag tayo pinawisan, like, right after actually, it's recommended po na tayo maligo agad for recovery. No, and depending on our needs, for example, mga atleta, ginagamit nila yung kanilang muscles. After po nila mag-exercise, maganda na maligo agad, pero medyo mainit para mag-recover yung muscles. No? Pag naman hindi ka atleta, ikaw yung naglakad sa malayo, medyo masakit yung katawan natin, pagod-pagod, maigi maligo sa malamig. Wow. Bakit ganun, Dok? Para ma-reduce yung pain level tsaka inflammation o yung pamamaga. Eh bakit yung mga athletes hindi po yun nire-recommend? Actually, pwede naman siya. Oo, sila pa naman. Depending yung... Depending on the case. Oo, oo. If you need to recover your muscles after an exercise or workout po, mas maigi yung warm or hot bath, no? Kapag naman, meron tayong mga body aches, body pains, after the said exertion, kunwari nag-hiking, naglakad ng malayo, doon naman papasok yung malamig na pagligo. Oo, kasi ngayon, di ba, nauuso yung mga ice baths? Yes. So, saan nakikita mo maya't maya sa... sa Instagram or sa YouTube. Mm. So yun pala ay recommended for people who have muscle pain. Yes. Dok. Depending on their situation. Mm-hmm. If we need to recover our muscles, no, mas maigi maligo sa mainit. If we need to reduce pain, babawasan yung sakit, yung mga kirot, sa malamig po tayo. Okay. Meron po ba mga katanungan ng ating kada squad? Kasi baka meron kayong gustong linawin. O eto na si Dok. Oh, wow. Wag po mahiya magtanong. Meron ako, Mama P, itong sumpit ng hangin. Ano yun? Sumpit ng hangin. Hindi ko alam yun eh. Actually, depending on the region of the Philippines that you ask, it could mean different things. Iba-iba po, no? Mm-hmm. Ang iba, pagkakaintindi nila sa sumpit ng hangin ay sinisikmura, kinakabag, sumasakit yung tiyan. Mm. Oo, sinasabi ng mami ko yan. Mm. Ayun, kasi pinasukan doon ng hangin. Parang gano'n, hangin ang tawag niya. Meron mong connection yun, Dok, sa stomach ache? Ang mga matatanda na after a woman gives birth, naniniwala kasi ng mga matatanda na after a woman gives birth, bawal magkikilos dahil baka masumpit ng hangin. Ayan. Ito, very good question po yan. Ano? Kasi it can mean... Maraming ganyan din sa Brazil. Bakit ganun? Oh, sa inyo. In Brazil, they always believe in the same things as the Philippines. I don't know, for some reason. Anyway, go, Dok. Sorry. Sige po. It can mean the difference between early recovery. Oh. Whether gagaling ka agad or medyo magtatagal yung recovery mo. Ito po yung tinatawag natin na ambulation, ano? Post-recovery, early ambulation. Uh-huh. No? So, mas maigi na kapag tayo kakagaling lang po sa panganganak, mas maigi na kumilos agad pagkaya na po para mas madalis, mas mabilis po tayo mag-recover. No? Ngayon, syempre, case-to-case basis, depende rin sa paraan ng pagkakanak. Yeah, correct. No? Yung iba kasi hindi natural birth or normal birth. Mm-hmm. Tama po. Pag normal birth o yung NST, usually, just a couple of hours. Tayo agad. Yes, tayo agad. Oh, yung kaibigan ko, tayo agad eh. TikTok na. Oo. Kaya, okay, to review, ang binat po ay, it's not true. Hindi not po. True. Ang pasma po ay hindi rin po totoo. Oh. Ito po ay talagang loss of potassium lamang na pwede nating solusyonan by eating a banana. Yes. Diba? Ang hamog,
Hindi rin po. Okay, baka po yung katabi nyo lang sa bus ang nagbigay sa inyo ng sipon. At ang sumpit ng hangin ay lalong-lalong hindi rin po. Totoo. Kaya, marami salamat, Doc. Doc ay, Rafael, sa paglilinaw ng mga yan. Sana po ay maitama na po natin after so many generations ang mga myths and misconceptions na ito. Doc, saan po ba pwede magpakonsulta ang ating mga kada in case they need to ask more questions? Ay, sige po. At nahiya lang sila ngayon. Sige po. Maaari po kayo magmensahe sa aming online clinic, Doc Philippines Online Consultations. No? Just search us on Facebook. We are open 24/7 for bookings and schedulings. We have a team of around 30 doctors and a triaging service and an admin to assist you at all days of the week. Maraming salamat, Doc Rafael Cabonchan Martinez. Makanet 25, this is Pia Guanyumago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!